Kung hindi dahil sa pagkakataong makapagtapos ng high school sa pamamagitan ng alternative learning program, si Noren K. Ibrahim ay lulan pa rin siguro ng kanyang bangkang pangisda habang sinasagupa ang alon ng Sarangani Bay o di kaya ay nagbibilang ng mga sasakyang dumadaan sa highway ng Maasim bilang isang tambay. Sa loob ng 10 taon, ang buhay ni Noren ay walang katiyakan hanggang sa dumating ang tamang pagkakataon. In-encourage ako ng brother ko na isa ring teacher sa ALS na mag-aral sa kanya. Nahirapan si Noren na harapin ang kanyang mga aralin dahil 10 taon na mula nang siya'y pumasok sa paaralan. So, nang dahil sa kay Sir Asri na aking teacher, encourage ako, binigyan ng tamang suporta lahat-lahat, pati mga materials. So, ayun, unti-unti kong na-adjust ang aking pag-iisip. Noong 2011, natapos niya ang high school sa pamamagitan ng alternative learning system at nabuksan ang maraming pagkakataon upang siya ay maging matagumpay. Matapos makapasa sa accreditation at equivalency test, nagpa siya siyang magpatuloy sa kolehiyo. Sa kabutihang palad, nakapasok siya sa Mindanao State University sa General Santos City. 26 na siya nang pumasok sa kolehiyo at hindi alintana ang agwat ng edad sa mga nakakabatang mga kaklase. Actually, medyo mahirap kapag pumasok ka sa college kasi konti lang yung kaalaman ko. So, yun nga, sabi ko kanina, dahil sa pag-support ng teacher, pasan ko ang lahat. Nagtapos siya ng kursong BS Sociology sa MSU, ngunit ibang karera ang nakalaan para kay Noren. Kumuha siya ng education unit sa Brookenshire College Incorporated at agad na naipasa ang licensure examination for teachers na naging susi niya upang makapasok sa DepEd Sarangani. Naging aktibong guro si Noren sa iba't ibang programa at proyekto ng paaralan. Ngunit naramdaman niya na mas kailangan ang kanyang serbisyo at karanasan sa non-formal education. Kaya't lumipat siya bilang guro sa ALS. Kwento ko sa kanila yung karanasan ko bilang learner noon. So yung mga challenges na habang ikaw ay nangisda at saka nag-aral. Para siyempre para maging ehemplo, magandang ehemplo sa kanila. So para mag-encourage na rin sa mga out of school youth. Kasi nga gusto ko yung lahat ng mga tambay o hindi nakapagtapos ng pag-aaral ay makamit nila yung kanilang pangarap through ALS. Binago ng ALS ang buhay ni Noren at ng marami pang iba. Ngayon, siya na ay kabilang sa mga masisipag na mobile teachers ng alternative learning system dito sa Sarangani na nagsusumikap upang mabago rin ang buhay ng iba.